Shoutout kay Tujun Rayo, tol. Ito na yung nyug mo. Itong dalawang puno na to, ito yung magpapatunay kung niluloko ba si Tujun Rayo or hindi. Pito, walo, siyam, sampu. Ito na, oh. Pauwi na tayo. At ito na yung ating dalang nyug. Pag nag-stack pala ng kalabasa, dapat pala ang herbising. Ganito. Meron kaming bisita dito. Nung dumating ka sa buhay ko, binago mo ang lahat, pati ang lyrics ng kanta. Hello, magandang hapon sa lahat na minimalin viewers. Time shift tayo, ang oras natin ay alauna ng hapon. So, syempre, panibagong araw at panibagong video na naman tayong ating pagsasamahan ngayon. At syempre, samahan nyo muna kami ni Malaboy. Yan, bababa lang kami saglit ni Malaboy. Dahil meron kaming asikasuhon. May asikaso kaming mahalaga, mga birds. So, naglalakad lang kami para exercise na rin. Di puro motor ang ating buhay, takbo ng ating buhay. Syempre, kailangan din natin mag lakad-lakad, papalakas sa tuhod ba? Kasi habang mas marami yung lakad mo, mas mahaba yung buhay mo. Ganun ba yun? Sama ko si Malaboy. Maganda sa ali, mga kaboards. Yan, punta kami ng Giholgan, papalamig kami. Ang init dito sa bundok eh. Kaya pala nakajahat siya ko eh. Hindi magano lang kami mga birds. May si Malaboy kasi naraan na medyo na ano siya, may atraso kami doon sa baba na pagkain ng baboy niya, kaya bayaran muna natin si nagpadala ni yung nanay niya. Okay. Oh, saglit lang tayo at meron din kaming pupuntahan mga birds dahil ang paglalapit ng full moon. So 17 yata ang full moon mga birds, pagkakalam ko. At yun, so bukas magtanim tayo na magtanim ng maraming pwedeng itanim. So yung ating mga niyog na tambak nun sa likod ng CR, yan, ibagsak na natin yun, itanim na natin lahat yun. At di lang yun, dahil pupunta kami dun sa baba ngayon, kukuha kami nung mga panibagong tadlok, yung maliliit na niyog, yung pilipog kung tawagin. Mga 5 years lang yata yun, or basta 5 years lang pinakamatagal nun, nagbubunga na yun eh. Parang dwarf ba? So, ha? Yung maliliit, pilipog kung tawagin sa amin. Ewan ko lang sa ibang area yun, pero mamaya pakita ko sa inyo mga birds. Doon kay Lain sa Nick, doon kami kukuha. At pakibalita na rin tayo doon sa ating kalabasa mga birds. Eh, lagpakanbasaw ng kalabasa natin. From Bacolod, yeah. Bacolod. Oo, maskara ngayon eh. Sa Bacolod. Oo. Pwede tayo pumasyal doon? Layo. Namiss mo na yung grupo mo? Ha? Namiss niya yung grupo niya. Boy Woodrow, naglulutong iro. Dahil dito may utang ng sampo dito. Neod Dubai? Grabe ba yung draw? Sarap ng lutoan niya oh. Ilalim ng mangga ba? Sala ba? Isda. Isda? Bro, bulad. Eh ba yun? Kulang din kong gist. Gahapon ba yun? Palit yun eh ba? Oo. Oh, salamat kayo. Di ba dami pang kamatis doon? Ano, harbisan mo kasi ano, by Woodrow, bigyan mo. Yung mga kamatis na naiwan dun sa farm aboards kasi inumpisa na ni Tirayot na pastulan. So sobrang liliit kasi noon yung mga hilao ba. So kuhanin natin lahat siguro bukas yun at pamigay na natin sa mga kapitbahay natin dito para mapakinabangan din. Kasi sayang naman na bubulok lang sa farm. So at least natikim din sila ng kamatis na libre ba?
Ganda ng panahon natin ngayon. Hindi yung kamatis na inanod ah. Ha? Ah, is, ewan ko saan ano lugar yun, no? Naanod na kamatis. Shoutout pala kay Bay Kabanirang Rias, Bay. Magkano pala presyo ng ano dyan, Bay? Kalabasa sa Bakulod, Bay. At hadban sa pipiesta pala, maskara. Maska. A fiesta ba yan? Ah, maskara. Maskara Festival from Bakulod. Yan o. Oh. Andun yung mga grupo ni Manlaboy. SB19. Yo! Yo! Kaso si Manlaboy, dito ano sa atin yan eh. Pero malapit lang yan ha. Part of Negros yun. Occidental nga lang. Gusto mo, motorin natin doon eh. Mga pinakamatagal na biyahe doon. 3 hours yata, 4 hours. 4 hours. Pinakamatagal na biyahe sa motor. Ah, di abot yun. Ah, habal oh. Sabihin nyo daw. Ah, sabihin nyo. Ah, balas. Nakakot silang buhangin. Nakakot silang buhangin. Ah, yun yung magtatayo na ano doon ka. Ah, bahay. Yung bago. Magiging kapitbahay natin. Bago. Abangan nyo. Yeah. Kapitbahay, layo yun. Ha? Kapitbahay, layo. Ganun ang kapitbahay dito. Ah, lalakad ka ng mga 10 minutes. Metro-metro ang layo. Kapitbahay mo yun. Oo. Lakas pala ng ulan kagabi, no? Kanina umaga? Gabi pa yon. Madaling araw. Ah, madaling araw. Kaya dito, basa pa dito. Yan oh. Oo. Medyo basa pa, pero kiring-kiri na. Hindi naman malakas. Tagal lang. Oo, mahina no. Matagal lang. Laki ng panel oh. Solar ba? Yan, binilag. Huh? Ako dyan ba? Oh, nakatikim din ang kalabasa. Yung ano, ulan ng kalabasa nila. Gray. Huh? Ano na? Tortel? Tortels, chicken? Daming manok dito. Magaganda yung manok dito. To bulik oh. My favorite ano. Ayun oh, pulang bulik no. To, ganda oh. Ha? Hmm. Magkano ka? Pinakamatanda. May pants tayo dun oh. Hello. are you swimming? Sarap pag swimming no. Nanawa eh. Nanawa. Lapit sa ilog eh. Woo! Pre, pagaling bundok. Mag-ulag adventure kami mga boy. Sabangan nyo lang. Pero di pa sa ngayon dahil kailangan pa nating i-dispose yung ating kalabasa bago tayo mag ulang adventure. Galing bundok. Para di halatang taga bundok, tugas natin paa. Oh, ulan na naman to. Okay na. Pabilis. Na dito na kami sa Insanek. So kaso si Insanek na sa lubong lang namin doon. At
Sabi niya, kuha lang daw kami dito ng tadlock. So ito na yung mga tadlock, oh. Ilipog. Kaso lang, pangit yung tubo. Eto, ek, palaw kayo nga nito, ek. Talukahin mo nga yung yero. Eh, ano mo na ngayon, man? Nakaraan, sobrang dami nito, mga words. Ito pala, no? Namatay, diba? Ocho. Ayan, ayan. Ayan. Hmm. Daming umang. Ito. Ito, dito tanim na to, mga boards. Namatay pala yung iba. Yan, yan, to yung gilid. Pag gilid yung wag yan, di yan naman pilipog yan eh. Malaki yan eh. Ayun, kunin mo yung mga ano. Ay, di pala ano yan, oh. Ito. Pwede na to. Okay, lukain mo. Kuha tayong ano mga boards. Pang binhi ba? Punla. Ayan at yung iba, yung wala pang turok, balikan natin yan. Ayan, ang ganda ng punla niya na. Ayun, ek. Ayun, kabila. Yan. Yan ang the best. Ha? Sige, ikaw mo. Eh, dito tanim na natin yan bukas. Haba. Haba, oh. Yeah. Yeah, yeah. Wala na. Kahit mga 20 piraso lang siguro, mga birds, pwede na. Makadala lang tayo ng mga 20 piraso. Ang dami pang bunga, oh. Saan kayo nagbuko? Yan. Ano? Nanong kitsa. Ha? Nanong kitsa. Tumama ka dyan, oh. Saan? Yan, sa likod mo. Ito? Tumama siya dito? Ito pa, suyo nga yan, ek. Yung magandang tubo, ek. Lagay natin sa sako. Sako boards. Punla natin. Ito. Yan, ganda oh. Diretso tanim na to. Bukas. Kita magtanim bukas. Ilan na? Anim. Ito, ang ganda oh. Ito. Dami oh. Pito, walo, siyam, sampo. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Labing apat. Ito, walang anin to ah.
Ayan, malaki yan. Malaki to, boss. Ay, ito. Wow, 15. 15 piraso. Bunla na 15 piraso. Right, mga boards. Ito na, oh. Pauwi na tayo. At ito na yung ating dalang niyog. Gray. Isang sako na maliit. Ano to, mga boards? Mga ilang piraso ba to? 18 yata. Ito yung papalahi tayo dito sa ano na to, variety na to. Lapit na tayo sa amin. Ayan. Maganda kasi to, mga boards, dahil diretso tanim na to. Di na natin kailangan magpunla pa, magpatubo pa. So ito may tubo na kasi. Diretso tanim na natin to bukas. Dahil isa sa mga napagandang picha bukas na itanim yung dispira sa pulmon. Yung po yung yayong kung tawagin sa amin. So, meron kasi tayong punla doon sa bahay. So, tingin ko di siya magkasya dito sa ating gagawing taniman. So, kulang yung ating punla doon na itatanim dito sa ating mga saging, sa pagitan ng ating saging. Yan, dito natin itatanim yan sa pagitan ng ating mga saging. Yan, dito. Yan, dalawa-dalawa yung ating gagawin dyan. Bawat pagitan. Para yung lupa, di na talaga siya mapunta dun sa baba. May mga saging natin dyan. Grabe daw, no? Galit na galit. Laki. May mga bunga na yung mundo natin. Dito tayo sa bahay, mga boards. Papahinga lang tayo saglit. Tapos, yun. Magbubutas na tayo. Loy anay, para sa kinabukasan. Mga boards, yan o. So, napagpahinga na tayo. At ito yung ating mga punla na itatanim na natin, mga boards. Yan o, ang haba na yan. So, saktong sakto dahil yun nga, bukas ay ano na po. Tawag dito, yayong. Dispira sa pulmon. So, ibira na natin lahat yan bukas para malinis na rin yung ating ano dyan. Baka may ahas na rin dyan, eh, no? So, tapos pagkatapos yan, mga boards, yan, magpupunla tayo ulit. Mag-ipon tayo ulit ng mga niyog dyan. So, marami na namang lahing si Nanay Riot doon. O kaya, makapag-ano tayo ng ibang variety ba? Makapag-discarte tayo ng mga variety. Yung mga imported na niyog, mga boards, mga hybrid ba. So ngayon, alam na namin kung saan namin ilalagay yung ating dala kaninang niyog, yung pilipog kung tawagin. Yan. Doon natin siya dadalhin sa treehouse. Ipapalit pala namin siya doon sa mga coconut dwarf ni Kutuljan Riot. Wait lang. Ipapalit pala natin siya dito sa mga coconut dwarf na naitanim nila ni Kutuljan Riot dito na karaan. So kami yung nagtanim dito, kaso lang ang pinalad lang, mga boards. Dalawa lang yung pinalad dito na lumusot. So ngayon, papalitan na natin ang pilipog yung ating ipapalit. Kasi di naman magkalayo to ng ano eh. Di naman sila magkalayo ng tawag dito, variety. Kasi namumunga din agad tong mga ano natin, mga boards, yung ating mga niyog na maliliit. Ayan, oh. So, ito. Ito yung coconut dwarf ni Utuljan Riot.
So ngayon, linisin lang natin saglit. Ek, pabid yung asaglit, ek. Linisin natin saglit, mga boards. Tapos, yung mga nakuha natin dun sa kilainsanik. So, ihiliran lang natin dito. Tapos, abangan nyo na lang kasi, ayan, nagpa-canvas pa tayo ng mga presyo ng ating kalabasa. So, pag nakahanap na tayo ng sure buyer ng ating kalabasa na uubusin siya. So, ipaararo na rin natin to dito at tanggalin na natin yung cyclone dyan. Mga boards, yun na lang yung iwan doon banda sa unahan. At may mga kalabasa pa pala dito. Kasama natin si Manlaboy. Ayun, meron pa doon. Ha? Saan? Ito, oh. Kuhanin na natin kasi ba makuha pa ng iba, eh. Dapat pala, pag nag-stack kayo ng mga boards, tip ko lang sa mga nag-harvest, no? Late ko lang din na realize pag nag-stack pala ng kalabasa, dapat pala ang harvesting ganito, yung malaki yung ano ba, tangkay. Tangkay kasi pag syempre pag benta, pag dinispose mo na di, tsaka mo na siya puputulan. So tips lang po dun sa mga farmers, kapwa farmers na natatapat yung mga presyo ngayon sa sobrang murang presyo ba. So sa mga nagtatanong diyan bakit pa na di pa natin na dinala sa palengke yung ating mga kalabasa. So may tamang panahon diyan. Mag-aantay lang tayo ng tamang panahon. Madadala din natin sa ano yan. Linisan na natin. Shout out kay Tujun Riot, tol. Ito yung nyug mo. Tanggalin na natin 'to sili, marami naman tayong sili din. Daming ano, mahal na ito, no? Magkano kilo niyan? 180. 180? Oh, diba? 180 per kilo niyan sa palingke. Wala, wala. Dalawa na lang yung natira. Sa coconut dwarf ni Tuljan Riot. Malalaman na natin. Ito na yung ano ba yun? Ito yung magpapatunay kung di ba talaga yung sa mga online seller, kung di ba talaga sila mga manluloko. Kasi ito, nakita lang kasi ni Tuljan Riot to sa online, galing pang Mindanao to. Coconut dwarf daw to. Ang sabi ha, kasi may mga picture doon na pinakita, sobrang iikli ng mga niyog, namumunga na. So, eto. Itong dalawang dwarf na to, itong dalawang puno na to, ito yung magpapatunay kung niluloko ba si Tuljan Riot or hindi. Yan. Shout out. Abangan nyo na lang yan, mga boards. Kasi may magpapatunay na. Ano to? Pangunta sa aswang? Ano yan? Ah, suha. Yung... suha o kalabansi? Punong tinik. Suha to kalabansi? Baldo. Di pa alam, no? Hmm. Oh, yan ah. Linis na. Tapos ito isa. Linis na natin isa. Meron kaming bisita dito. Made in... where you from? Philippines. Ah, Philippines. Hay ka muna. Hi, mga kabords. Yan. Piyang probinsyana, made in Philippines. Philippines to siya. Philippines. So, eh, kayo kumaho, di mo tanongin kung made in ano siya. Be? Tanong mo. Kasi lori yung sila, may mingit na doon. Hmm. Naamo siya. Trip niya yun, eh. Tulungan mo. Bakulit po, may nangahampas. Nangahampas? Hmm. Oh, may kalabasa, oh. Huh.
So, dami pang labasa dito, bae. Kuhanin na natin. Ayun po, nakasabi. Ah, dali mo doon. No? Ayun po. Hmm. Wo, saan nakasabit? Sa ilalim. Ayun, sa taas. So, isang bulok na, oh. Kuhanin na natin yung mga kalabasa dito. Malaki, oh. Good size. Doon, meron pa doon. Sa kabila. Ha? Sa baba? Ano, ano? Wala. Hindi na abot. Ah. Uy. Tanggal mo yun. Hello. May isa o bulok, oh. Sinako mo na. Kala ko po idadamin doon sa bahay. Dito lang yun. Silipin ka natin. Sinako mo agad, ha? Okay. So yan, natabak-abak tayo konti, Lawage. At mag ano pa kami. Magbubutas ako dyan sa paligid at siyempre, linisan ko muna yung bawat bubutasan natin dyan. Mga kaboards, nilikpit muna namin yung mga kalat natin dito. Linisan muna natin bago tayo magbutas dito sa gilid para wala na yung wala na tayong harang ba para luminis na ulit yung treehouse ni Utol John Riot sa paligid niya. So pag ano, tanim na lang tayo ulit. Si tibas niyo ating sitaw dito, eh. Sayang yung mga nylon. Kaya ano na natin. Tumuli natin. Bukas tayo babakbak ng pagbubutas. Dito tanim na ba? Pagdating sa hapon. Si may ano pa naman mga birds. Bali mahaba-haba pa yung araw, dalawang araw. So siguro sa dalawang araw matatapos na natin yung pagtatanim dito. Maraming salamat sitaw sa serbisyo. Serbisyong tunay. Walang kinikilingan. Kahit presyo, bagsak presyo. So, unahin ko lang muna to dito. Di sa kabila, maano naman yung dun sa kabila. Mabilis lang yun doon. Na na boy. Da. Okay. Ah. Laapot, oh. Oh my goodness. My goodness. Ayan. Yun. Uhu. Linis na ulit. At itong mga kahoy, kuhanin natin to.
So, magagamit natin ito, mga boys. Diba? Oh, ito, kahoy. Libre kahoy. Okay. Nahuli tayo. Ito mga nylon na ito, mga boards. Natin sayang ito. Magagamit lang natin sa mga susunod natin project. Lalo na itong gamit natin dito. Sobrang laki nylon to. Di basta-basta nylon to, mga boards. So, tapusin ko lang muna. Linisan muna natin lahat. Para matapos na. Tapos dito tayo magbubutas ng niyog natin. Na, mga boards. Tapos na tayo. Libre kahoy pa. Meron tayong mga sitaw na nakukuha. Magulay tayo. Laswa ba? Labasa, sitaw, lumunggay. Masarap. Tagal-tagal na tayo di napagkain ng laswa. Libre kahoy pa, oh. Ito yung kagandahan, mga board, pag tapos niyo yung project mo. Dahil hindi ka mamroblema ng kahoy. Libre kahoy kayo. Hilaw pa, oh. Bubuhay pala to. Okay. Almost done. Hindi na tayo mahirapan mag kikilos dito dahil wala na ganong kalat eh. Pararo natin ulit ni Tatay Rayo to dito. Taniman natin ang malagkit na mais. Malunggay ni Nanay Rayo to. Buhay na. Grabe ha. Okay. Boards. So hanggang dito lang muna yung video natin dahil medyo madilim na. So gusto ko lang din magpapasalamat sa lahat na aming mahal naming viewers sa walang sawang panonood nyo sa amin. Shoutout sa mga kapatid nating abroad dyan. Ingat palagi. Kitsang sulok mo tayo ng mundo. Maraming salamat sa suporta nyo sa Sword Planet. God bless nyo lahat. At sana nag-enjoy kayo sa mga video na
ating pinamahagi sa inyo. At yun, kami dito sa Bukid, sa Buhay Bukid, tuloy-tuloy lang. At habang may lakas yan, tuloy lang tayo sa trabaho sa Buhay Bukid. Yan, maraming salamat sa inyo lahat. Di po ako mag-asawang pupusalamat. Shoutout kay Paring Badong, Paring PGNT Gimaras, Paring Lakas, at sa lahat na kumpare, Kalamba Vloggers, Paring Errol, Paring Marlon, Paring Lito, Paring Dan Rocks Mix Vlog, at sa lahat po, Paring Gilbert, Paring Dandy, Mamary Jane, shoutout. At sa lahat na Karayot friends, mga kaboards natin dyan, mga sulid mga kaboards, salamat sa suporta nyo. At abangan nyo na lang dahil ito, malinis na yung ating paligid. Yan, so bukas naman, doon naman tayo sa kabila, linisin din natin yan. At magugulay tayo, meron tayong mga sitaw na nakukuha.